God is good all the time. All the time. In my life. God is good. God is good in all my all in all. Ayan. Kamusta po tayo lahat? Tingnan po ninyo yung mga katabi kung may sign ng kanilang mga mata. Po, kung nagbabadya pa ng pagtulog, paalalahanan nila po, dahil last week, ang ating mensahe, it's all about being accountable for our neighbor. No? Pananagutan mo yan kapag yan ay natulog. Hindi pwede wala kang pakialam dyan. Bakit? Kapatid mo na yan sa Panginoon. Amen po ba? Yung katabi mo ay kapatid mo sa Panginoon. At makakasama mo siya sa buhay na walang hanggan. Amen. Kung hindi mo siya gusto makasama, huwag mo siyang gisingin. At iyak, hindi ka rin makakarating doon. No? Dahil yung manasakit mo'y wala. No? Kaya tayo po'y magmanasakitan, magpalakasan. Po. At kapag ka, pwede naman nyo sabihin, kung nahihiya kayong kurutin, sikuhin, pwede nyo siyang itap dito. Ganyan, no? Narinig mo ba yun? Diba? Para at least, yung concern ninyo ay sa pakikinig ng salita ng Diyos. Amen. Kayo po ba'y masaya ba? Talaga ba? Kasi, kung hindi tayo masaya, mahirap makapasok ang salita ng Diyos. Kaya dapat masaya tayo. Sabi nga, happy together. Okay? So kung happy tayo, simulan na natin. The Bible is a mighty word of God. I believe it says I am, I believe it says I am, and I believe it says I can do. Today I boldly confess my mind is alert and my heart is receptive. For I'm about to receive the uncorruptible, indestructible, infallible word of living God, and I'll never be the same, never, ever, ever, in Jesus' name. Sino dito yung isa naglalakad siya yung mga rhyme na yun nasasabi niya? Wala talaga. Eh, yung mga declaration natin. Halimbawa, kayo nagkakasi, I am you. Saan yung sinasabi niyo yun? No? Halimbawa naman, yung mga para bang hindi kain naman sa umaga o sa maghapon, yung pwede mo sabihin yung muli-muli. Surely goodness and mercy shall follow me. Diba? Ang dami yung pwede magamit doon, di ba? Oh, diba? Pagka kayo naman ngayon ay katabi niyo dito at kayo ay meron para bang nakakapigatan ng loob. Gamitin niyo, God is love. I love you. You love me and we love Jesus. So maraming magagamit doon, diba? Pagka kayo inaantok, libre lang po kumalaktak ng tatlo. Alive in the presence of God. Dito kinin niyo yung mga bagay na nandiyan pumapalipaligid sa inyo. Amen! So, alam ko masaya kayo at masaya din po ako sapagkat tayo ay magkakasama ngayon sa presensya ng ating Panginoon. Ayan. So, ngayong umaga, may tanong. Ang tanong dito, if you are about to follow someone, kung susunod ka sa isang tao, o kaya may isang tao na inaanyayahan kang sumunod sa kanya o gawin yung ginagawa niya, no? Yung career niya, ikaw ba ay susunod? Basta-basta o ikaw ay merong isa sa alam-alam? Mayroon po ba yung tanong? Dali lang, di ba? Gamitin naman po ninyo yung inyong willpower doon sa tanong na yun. Kayo ba'y susunod na lang kabod o may isa sa alang-alang kayo? Isa sa alang-alang. Siyempre, you will isa sa alang-alang kung ano yung consequences ahead. Halimbawa, eto, halimbawa lang, hindi ko to tinatawag na mababang karera. Kilala niyo yung sarili niyo at yung kakayanan niyo. Eto lang yung tanong ko. Halimbawa, aanyayahan ka ng isang basurero na maging basurero.
O kaya naman, maging ka kayang traffic enforcer. O kaya naman, matadero. Lahat po naman sinasabi ko, hindi po yan mapababang pa rin. Ano po? O kaya naman eh, cargador, pahinante, or street sweeper. Doon sa mga pinanggit ko, madadaling po bang karir yun? Oh, mahirap. Diba? O, halimbawa, basurero, eh kung ikaw ay taong iyo, ayaw mo yun. Kung ikaw naman, traffic enforcer, at mahilig ka sa beauty product, init. O kaya naman, kung matadero, ayaw mo rin, di ba? Dahil mga amoy ka, hindi baby, baboy. O kung kargador, ayaw mo rin yan, di ba? Sabi namin ba, lalaki muscle mo, pero pagtanda mo, balutot ka. O kaya kuba ka, di ba dahil yung mga ugat na napipilit, naipit, pahinante, mahirap din yan. O alin dala mo, buhat niyo, karga mo, baba mo. Diba? Mahihirap. O yung magwalis-walis. Ako kasi, nung bago na kami nakita na ako, medyo kababaihan siya. Nagwawalis, ganun. Ngayon, matagal na ako dito. Kaya bakit matagal dito? 93 yata. Ano na ba ngayon? Eh di ba nagwawalis siya? Ngayon, ganito na siya. Maganda na. Sobrang yuko na, hirap na siya. Teko na ay. May babae din. Nakita ko siya. Pero, enjoy na siya kasi yun na talaga yung career niya. Yun na talaga yung kanyang kinagisnan. Ano po? Okay. Kaya masalit ako, ikaw ay picky. Medyo may pagkataman. At medyo maarte. Ayaw mo yun. Diba? Pero pag kumakalap na si pura mo, at kailangan mo magkapera, wala ka nang magagawa. But, you would dare. Sige na. Kesa naman ganito kung mangyari sa buhay ko, di ba? Kaya ngayon maga, we're gonna talk about the word follower. Or followers. Ibig po ba? Di po ba? Sino dito ang may followers? Oh, nakayong sumagot. Lahat tayo may followers. Yung mga asawa, di ba yung asawa nyo? Follower. Kaya lahat may follower. At lahat tayo dito may follower. At lahat tayo tumitingin sa ating mga FB posts, TikTok performance, YouTube upload, pictures natin na nina-upload. Kung ilan na ang sumisilip, nag-a-appreciate, nagla-like, nag-a-heart, nag-take care, pero walang nagagalit. Mas marami yung nagbobola. No? So sabi ng ganon, itinglan, ilalay, at if you view, ilalay, at soon, they will follow you. Diba? Kaya napakahalaga. Tingnan muna natin ang Luke 9:23 and 24. Kasi diba, ang hirap sumunod. Lalo na kung alam mo yung susunod, yung pinang-aanyaya, yung sundin mo eh, hindi madali. Halimbawa si Kristo sa babasahin na eh, nananawagan siya kung sino gustong sumunod sa kanya. Abay, magbuhat ka na po sa araw-araw. Pasalin mo araw-araw at sumunod sa akin. Hindi mo, Panginoon, pwede sumunod na lang. Ba't may krus pa? Kala ko ba, binuhat ko na yan. Mananalig na lang ako sa'yo. At tapos ng lahat, bakit may krus pa? Nabubuhatin ko araw-araw. Hindi ko ako nagkwekwento. Tingnan natin ang Luke 9:23-24. At sinabi niya sa lahat, kahit sa panahon natin sinasabi ng Panginoon to, ang sino mong tao ay ibig sumunod sa akin, ay tumanggi sa kanyang sarili at pasanin araw-araw ang kanyang krus at sumunod sa akin. Sapagkat ang sino mang mag-ibig ligtas ang kanyang sarili, ang kanyang buhay, ay mawawala nito. Narapot, ang sino mang mawala ng kanyang buhay dahil sa akin, ay mag-iligtas nito iyaon. E po ba? Merong calling, may challenge, may request.
Anong calling? Sino man sa iyo gustong sumunod? Ano yung request? Ano yung demand? Kalimutan yung inyong sarili. Pasanin ninyo itong cruise. May demand, di ba? Pasunin ninyo itong cruise. At may challenge. Kung sino man ang wala na kayong buhay, mapagod at talagang nangyari ang lahat sa pagsunod sa akin, na wala ka ng buhay, matatagpuan niya. Actually, kapusap po yung sermon natin, doon lang sa simple yun. Pero, lagyan natin ng konting palahapot. Lagyan natin ng konting pangpaliwanag. Pero bago yun, tayo po muna yung buka, tayo po yung malalangin. But I got in heaven, we know that we're here to witness your word, and your word is alive, and we believe, oh God, that it will accomplish something great in our hearts, in our spirit, in our being, oh God, because the word of God that's happened is so powerful. It is you. We want to have this in our hearts planted so deeply, and one day, oh God, may it grow, may it sprout, may it have its fruit so that we're going to harvest things of righteousness and holiness unto you. Lord, I pray for the Holy Spirit to lead you. We humble ourselves, O God. Give us wisdom and knowledge and help us to enjoy your word all the moments of our sitting here, O God. You entrust everything. This is our prayer now in the power of the Holy Spirit and in Jesus, the very word that we're going to talk to you. Amen and amen. Sabi ko nga kanina, yung word na power is a very common word. Kahit buksan yung mga Facebook, pakita yung sa mga profile picture, nagugulat tayo, may mga followers sila na kung ilang libo, at minsan umaabot na rin sa milyon. At pag nag-milyon, yung viewers o followers mo, sabi nga nila, sikat ka na. Di ba? Sometimes, sabi rinig natin yung tingnan nyo to, i-view nyo to, pasikatin natin to. Ano kaya yung pasisikatin? Minsan, yung iskandalo. Minsan, yung pangit na bagay. No? For you to view, at tayo naman, hook na hook doon sa panonood. Ano ba yung, bakit ba dumani ng ganun yung viewers? Isa na tayo sa mga nagiging curious. Isa na tayo sa nagiging ano? Ano ba yung nandyan? No? Kaya ang sabi, nauhook na rin tayo at minsan, nagpa-follow na rin tayo. Kaya ang sabi dito, in every post that we do, in every performance that we have and uploading, we are inviting viewers to follow us on the said platform. No? Which sometimes, yung ginagawa po natin is very alluring and deceiving. Hindi natin alam na tayo po ay nandiging lang na at nandadaya na sa tao. Why? Sometimes, we post pictures that are not true. Magyayabang lang tayo. Diba? And all of a sudden, maraming mag-view yan, maraming magtatanong, nasa global ka. Anong ginawa mo? So, yung yabang mo, yung guts mo, nandun na sa pagsagot. Diba? Tapos minsan, mag-joke ka lang pala. Pero kung hindi mo alam, yung mga bagay na yun, may impact na yun. No? Remember, kaya ko sinasabi, tayo po'y Christian. All of us should meant to follow Christ. Hindi masama may magpapalo sa'yo, pero tandaan mo, accountable ka sa lahat ng followers mo. Kung yung followers mo ay sinasamba ka na, kung may sumusunod sa'yo, i-divert mo siya kay Kristo. Tama po ba? Ituro mo siya kay Kristo. O sana makita yung gawa mong tama. Kung dumadami man yung followers mo ay dahil hinahangaan yung maganda mong gawa. Yung mga ginintuan mong salita. Bakit mo sinasabi yan, Pastor? Babalik tayo lagi doon sa sinasabi ko, tandaan mo, Kristiyano ka. Hinango ka, inalis ka sa madilim na mundo, ibinukod ka, ginawa kang peculiar ng Panginoon. Ano yung peculiar? Hindi ka common. Bakit? Dahil ikaw ay followers of Christ. Dapat kung sino si Kristo, yun ang nakikita sa'yo. Kaya yung kilos mo, pakaingatan mo, yung salita mo,
pakaingatan mo. Dahil yan ang bumubuo ng integridad mo, yan ang bumubuo ng tinatawag na patotoo mo. At huwag mong sabihin o maliitin, lalo na kung sasabihin ko lang, yung mga pamilya ko lang naman ang hindi makatanggap sa akin. Hindi po pwede mabait ka lang sa iba. Kailangan, no exemption, mabait ka lahat sa lahat, lalo na nga sa inner circle ng family mo. Diba? Kasi patotoo natin yun eh. Dapat may nababago. Okay, let's continue. Sabi nga dito, so for good or for bad influence, we may be, we will always have a power. Nakaka-influensya po tayo. Ano yung followers? Followers are likers, admirers, worshippers. Some of them called you lonely. Sino dito yung mga tinatawag na lonely? Ang ibig sabihin pala ng kala ko term lang yun. Idol ba? So, santo na kayo? Ibig sabihin, sinasanto na kayo, sinasamba na kayo ng mga likers nyo. No? Ngayon, yung salitang worship sa Panginoon lang po ba yan? Hindi po. Generally, pag sinabi worship, it's not just given to our God. Although, ang pinaka-essence ng worship, pero wika ang Panginoon ng tao is to worship Him. Pero ang nangyayari ngayon, meron tayong tinatawag na demonic, satanic worship, at meron tayong tinatawag na worshiping your fellow men. No? Ano bang ibig sabihin kasi ng worship? So worship means idolizing. Meron kang pinapanginoon. You are offering something. Your loyalty, your time, your money, your strength, your effort, and your very life. Pag ganyan yung ginagawa mo sa isang tao, hindi ka na natutulog, pinakalod mo siya palagi. Lahat ng magagandang salita, sinasabi mo sa kanya, pinag-uukulan mo siya ng oras. Di ba yung mga artista, mayayaman na yan, yung mga fans naman? Pagka makikita mag-perform sa lugar na yon, sa probinsya yon, talagang avid pa sila, magta-travel sila, kahit sa tinitin ng araw, nakatayo sila doon, at may dala sila mga kung ano-ano pa sa lubong, at meron pa silang mga fans club president na naghihingi ng pera para bigyan kalugura yung kanilang mga inidlong artista. Ibili kaya ng mamahaling aso, ibili kaya ng kung ano yung usong gadgets na napakamamahal. So, ang mga artista-artista na yan, tatanggapin nila yan nang may ngiti sa kanila. Di ba sabi nga ng isang noontime show, no? Sinong di mawiwili? No? Kala na sa show na yun. Magdadala ka doon ang suma ng chicha mo and everything, goods, pero hindi niya kakainin power sa kanya. Kaya sinabi niya, salamat lang, pero ipinamibigay niya saan? Sa mga dancers, sa mga crew niya doon. Pero ikaw na nagbigay, kung matinanggap niya, tuwang-tuwa ka. So you sacrifice your effort, your money, your time. Kaya ikang araw, nakatayo ka to, dumudugo na hindi mo sa hirin. Eh ano, makita mo lang. Pag nakita mo, sisigaw-sigaw ka. Eh dami yung sumisigaw. Hindi naman recognize nung iniidol mo kung sino ka doon, kung saan ang boses mo doon. Pero dahil iniidol mo siya, sinasamba mo siya, ang tawag doon, panatiko ka na. Di ba? Kahit hindi ka makakain, kahit wala kang pera, kahit kailangan ng pamilya mo ng pera, o kahit may mas pagkakagamitan ka ng pera, o meron kaya kang mas mahalagang pupuntahan, o meron kang dapat paglaanan, eh dahil ito nga si idol, minsan mo lang makikita, ibibigay mo lahat para sa kanya. So, ganoon na yun. Kaya ang dami ang nakikinabang dito. Yung mga followers nila, no, may ginagawa sa kanila. Kaya nasabi, you will do everything to please them. Pero ang tanong, yan pang ginawa natin sa Panginoon? Diba? Anong oras ang ating pagsamba? Alas 8, ano po? Pero nandiyan ko lang tayo ng alas 6, wala pa rin yung iba. O alas 7 kaya? O kaya ay 7:59, habol pa. Diba? Pero pag yung sinasabi ko kanina, mamayang gabi pa, diba yung itong mga candidate natin? No? Mamaya pang hapon, maga pa, nandun na. Diba? Tao lang yun! Na hindi ka kilala, pero ang Diyos, kilala ka.
Kaya alam na Diyos ang nangyayari sa ibabaw ng mundo. Kaya sabi nga today, we will be talking about three points or three truths inserted in this Bible verse. Ano may nakapaloob dyan sa ating Luke 9:23-24? May tatlong truths dyan. Ang una, the cause of following Christ. Pangalawa, the consequences of avoiding Christ. At pangatlo, the eternal reward of choosing Christ. So, tatlo yung pag-uusapan natin. Ang una, halaga ng pagkakasunod mo kay Kristo. Pangalawa, ang pangyayaring dulot ng pag-iwas mo kay Kristo. At pangatlo, ang mga eternal na gantimpala sa pagpili mo kay Kristo. Bago tayo magpunta doon sa mga points na yun, may tanong. Ang sabi nga dito, why do you call for followers? Bakit mo gusto kay followers? Ay, yung mga mahilig mag-upload dyan ng TikTok. So, magpunta naman ko ito. Di ba? Ano mga TikTok? Ang mga TikTok, kaya ka lang manood. Bakit kayo nag-upload? Bakit gusto nyo may followers? Sa totoo lang. Diba? Dahil piling artista kayo, diba? Na unti-unti sumisikat. Ang sabi, to like you, to be like you. Diba? Kung sino yung pinapalo mo, magiging katulad mo rin. Diba? Kaya kayo, ingat kayo. Baka dumami kayo. Diba? They will be like you. Kaya sa dito, bakit gusto mo ng followers to like you, to be like you, to gain popularity and fame. Ano nakakasikat yun? Diba? Yung nga lang magkaroon pa ng 20 na viewers doon sa picture mo, nakakatawa na eh. Umabot pa ng 100. May 100 na uutukan. Ano naman, diba? Na nagwagwagpuhan, nagaganda sa'yo kahit hindi naman, diba? Diba? Bakit gusto mo ng followers? To lead them. Diba? To lead them, to use them, manipulate them. Apay, isang indak mo, 100. Pangalawang indak mo, 200. Tinanggalan mo pa ng outing dami, 300. Tuloy ikaw, nai-enhance. Ano ko ba pwede kong gawin? Magduli-duli ng pangalit, 400. Iba'y ng kulit ng buhok, iba'y lahat na. Hanggang makita mo, nagsanglibo, nagmilyon. Nasa mga ginagawa mo, eh, walang naman talaga. Katorya-torya. Di ba, pero ang dami, sumusunod sa'yo. Kaya ang sarap, di ba? Ang sabi nga dito, the more viewers, followers, nagbabayaran ka, sumisikat ka, at pwede ka magkapera. Di ba? Kaya ang sabi nila, like my page, di ba? Subscribe sa YouTube channel ko. Ang dami gumagawa, ang dami channel, di ba? Dati bilang mo lang sa kamay mo yung channel, 2, 4, 7, 9, 13. Di ba? Yun lang. Ngayon, ang dami na. Bawat tao may channel. Kaya pag nasa mo, ano? Uy, upload mo ako ah. Sundan mo ako sa YouTube channel ko. Parang ang tingin mo tuloy sa isang tao ay meron siyang kumpanya. Diba? Dahil lalo na pagsikat na. Diba? Okay, balik tayo sa ating pag-uusapan. Why do we follow? Bakit naman tayo sumusunod? Kanina kayo yung naghahanap ng susunod sa inyo. Ngayon ang tanong ko, sino dito yung may pinapalo? Aminin nyo, ako yung pinapalo. Sa TikTok, o yung mga nagsasalita na sa kita ng Diyos. Kayo ba may pinapalo? Okay, kayo magsalita. Ano po? Bakit nyo siya pinapalo? Una, syempre, yung personality niya. Yung pictures and content ng kanyang channel. Knowledgeable ba? Informative ba? At pinapalaw din natin minsan ang isang channel kapag ito ay puro iskandalo o buhay artista para hindi ka nahuhuli. Kasi magagamit ito sa pagiging Sister Marites. Di ba kung ano sila ba latest naman walang kahiwala yung artista? Sino naman ngayon mga kabit-kabit na, di ba? Kaya ang pinag-uusapan eh. Kaya talagang nakatuningin ka. Nakita ko, minsan gabi na, buksan ko eh. Ulitin mo lahat na lang yung pagbubukas ng kung ano-anong bagay, di ba? O pagganin ito, may channel din pala yung mga yun. Follow me on my channel. Magbubukas lang ng dilata, may ganun. Lahat na lang dito. Ang dami na talagang sumusunod. No? So parang,
lahat na lang magtanong ka, meron ka ng maaasahan at meron ka ng mapapalo. Kaya imposible wala kang pinapalo. Ang sabi, minsan din sumusunod ka at may pinapalo ka dahil gusto mo kasing mag-criticize. Masundan ko nga itong bukak na ito. Kung magtanit, bakit ganito? Tapos, kukomment-comment ka doon, Christian. Kahoy, pangit. Bakit ganyan ang sinusukot mo? Hindi ka na ba nahiya? Nagiging ka ng basher. Di ba? Pero palo ka naman ng palo. No? At itong pinaka shallow reason. Bakit mo gusto? Bakit kami pinapalo? Aminin nyo. Misan nyo bang nasabi, i-follow mo ko, i-follow kita. Tama, di ba? Kung susunod ka sa akin, ipapalaw mo yung YouTube ko, ipapalaw din kita. Di ba? Kaya napakakuan, napakabagaw na ng salitang yun, kahit hindi mo naiintindihan. Ngayon, sabi nga dito, una natin pag-usapan, the cost of following Christ. Ano ba ang halaga ng pagkakasunod mo kay Kristo? At tatanong ako, yung lahat ng sumusunod kay Kristo, tumayo. Para hindi ko masyado kita. O sige po, pwede po. Natatawa ako. Ano po? Ang sabi dito, it is easy to assume. Ang dali na naman mag-assume eh. Kinakatangan natin yan eh. I have decided. Kata. Kata pa, magkasala. Sige. Sige, kanta pa. Namalit na tayo. Okay, tama na. Ano yung sinasabi sa kanta? Decided. Do you really decide? Yung look 9-23 na yun, talaga bang pinamumuhay mo? Kinakalmutan nyo ba ang sarili nyo to follow Christ? Di ba, hindi naman? Hindi naman mahirap kasi. Di ba? Kaya kung titignan po natin, yung kantang maganda, we sing it, but we sing it heartless. So, totoo yung sinasabi ng salita ng Diyos. Itong mga taong to, itong mga tagawasan, kung kumantakan ka o pinakanta ni Pastor, kumanta ka ba? Pero yung kanilang kanta, walang puso. Buti pa ang saging. Yung puso. Ano ba? O puso na siya mismo, di ba? Ay, ibig sabihin na, hindi nagiging totoo for us. Minsan, napakadali sabihin, mahal kita Panginoon, sumusunod ako sa iyo Panginoon. Yung motivation wala. Pero yung eagerness andoon. Di ba? Kaya dito po ang word of God. Dito ang pastor, at dyan ang Bible study, at dyan ang midweeks, para to push us, to motivate us na yung sinasabi mo, gawin mo. Tama po ba? Yung nababasa mo, gawin mo. Yung napapakinggan mo, matutunan mo ba na matutunan at isang araw talagang makasunod ka kay Kristo. Remember, may account tayo sa Matthew 4:18-20. Ang Panginoon naglalakad sa lawa ng Galilea. At yung pagkakatawag niya kay Peter and Andrew na mga manumisda. So nakita niya sila at medyo matuman ang huli ng isda. Alam niyo sabi ng Panginoon sa nila, halika kayong dalawa, sumunod kayo sa akin at magmula ngayon, gagawin ko kayo teachers of men, hindi na isda. Ang bibilwitin nyo, ay mga tao na. So sa ating salita ngayon, hindi na kayo magiging teachers of men at teachers of fish, magiging na kayong soul winner. Susunod kayo sa akin. Ano po ba yung nakapaloob doon sa account sa istorya? A. Nagkatubili ba sila? B. Umulong ba sila? C. Nagduda ba sila? O D. Sumunod sila ng dalihan? O E. Hindi ko alam. Ano ba? Ano ba? Sa tingin nyo? D. Sumunod po sila ng walang at ubili. Kung titignan po natin dito, notice, no? Quickly,
They don't even understand what they were following. Paano yung kanilang present job, yung future nila is at stake, their family, their loved ones, iniwan nila, ora mismo, iniwan nila yung number, iniwan nila yung bangka, iniwan nila yung kanilang anak buhay, iniwan nila yung kanilang pamilya, yung kanilang bukas, yung kanilang mga lalaki. Sumunod ka agad sila kay Kristo. Ano kaya yung meron doon sa pagsunod kay Kristo? Hindi ko rin ma-define. Hindi, hindi pa sila nakakita ng katunayan. Siguro, pinalagay ko, faith. Di ba? Faith. Mananampalataya. Pababawin natin yung paniniwala. Di ba? Faith. Paniniwala. Naniwala sila kaya sila sumunod. Kayo bakit ito manggap kay Kristo? Naniniwala pa kayo? O nabola kayo? Nakumbinsi ba kayo? O napilitan kayo? Kasi, hindi ko po kayo hinuhusgahan. Makikita ninyo sa inyong sarili kung ano na kayo ngayon from the time you accepted Jesus Christ. There should be a growth. There should be na haba talaga nag-iba ka, may nakago, meron kang pinaninindihan patungkol kay Kristo. Eh, malinig ka na pa petit-petit dyan. At hindi ka assuming. Di ba? Ako bilang pastor, nangangalaga ng tupa, nangangalaga ng tao, literally, physically, hindi mo inumisgan. Pero alam ko kung sino lumalalim sa iyo. Kasi sabi ka, know the conditions of your life. Hindi ko sinasabi paglang ito kayo ng linggo, midweeks, kayo ay, ano, mainit, o kayo ay qualified na sa langit. Hindi po yan sa dating ng pagdalo. Kayo sa inyong buhay ang magsasabi o yung mga tao nakakakita sa buhay nyo ang magsasabi kung kayo ay may connection sa Diyos. Lalo na kung makasanglitutan yan, mahihiya sa inyo. Kasi yung espiritu na sa kanila ay hindi makakatayo sa espiritu ng mga righteous people. Mahihiya sila, makakakita sila ng kabananan, makakakita sila ng, makakaramdam sila ng irritable sila. Huwag yan, buwan natin yan. Huwag yan, hindi ka lang salita ng Diyos siya. Pero kung nagkukumari ka lang, malapit sa'yo ang tukso at kaibigan mo maging ang mundo. Sa matuling salita, ang buhay Kristiyano mo'y malamig at nagkukumari ka lang. You are just an assuming Christian. Yun pala yung pupunta sa impyerno. Di ba? Kaya sabi nga dito, notice, if God called you, just follow Him, kahit hindi mo maintindihan. Pero kaya yung dinoon to, bright future ko, nasa eternity to, itong dalawa. Di ba? Bakit sumunod sila nang walang katubili? Iniwan yung net, iniwan yung bangka, iniwan yung pamilya, sumunod sa Panginoon. Sa pagsunod natin sa Panginoon, ang sabi, kakalmutan mo ang sarili mo, kakalmutan mo ang pangarap mo, kakalmutan mo ang excess baggage sa buhay mo, worryness, hesitations, and fear. Lahat siya kakalmutan mo. Dahil ang Diyos na tumawag sa'yo, if God called you, He can provide for you. Ano lang yun? Simple. Hindi mo pwede balik-balik ka rin ang salita ng Diyos. The Bible will interpret the Bible. You cannot interpret it by yourself. Okay? What is the cause? Tingnan natin, bakit sumusunod ka kay Kristo? Isa-isahin natin yung word na C-O-S-E. Una, C. You are a Christian. Kristiyano ka na. Tinawag ka ng Panginoon, tinanggap mo siya, naniniwala ka. You know, you want to know Christ more through His life and teaching, through Bible study fellowship and daily devotion. Kaya ang mission mo ngayon is to follow His advocacies. Mag-win ka rin ng soul. Yun ang cause, letter C. Pero no! You can follow Christ if you are an overcomer. Dapat marunong ka mag-overcome. Ano yung overcome mo? Romans 8:35-37, we are more than conquerors. Hindi ka na maiiwalay kay Kristo ng anumang sitwasyon, circumstance sa buhay, pagkaguto, pagkakasakit, pagkahubad,
Anumang puwersa sa taas, sa ilalim, sa gitna, anumang mga pamunuan, anumang puwersa, hindi ka pwedeng iwalay sa Diyos, ni ang kamatayan na hindi ka pwedeng iwalay sa Diyos. Dahil mahal ka ng Diyos. Overcomer ka. Ano sabi dito? Jesus says, I am the Lamb of the Word. Overcomer ka. In-impart ng Diyos ang ilaw sa'yo. Ngayon ang gagawin mo na lang, let it shine. Matthew 5:16. So kung ma-follow ka kay Christ na liliwanag ka, yung pamilya mo, kaibigan mo, tao na nakikilala mo, nakikita yung liwanag mo, since ang mundo ay nasa dilim, susundan ka nila sapagkat may liwanag siya nakikita sa iyo. Diba? Ano ba sabi dito? Philippians 4:13, I can do all things through Christ. Overcomer ka rin. Ano man yung mga temptations, trials sa buhay mo, tutungtungan mo na lang yun. It's just all deceitful, alluring ways of Satan. Dapat abab ka na doon. Makikita mo na daya lang ng kaaway yun kasi itong si Satanas, akong panglagi, gusto pa rin dalhin sa impyerno. Dapat ando ka na sa ganoong mag-iisip. At 2 Peter 2:22, ito yung masakit. Tandaan ninyo, dali lang naman tandaan nyo, 2:22, 2 Peter 2:22, hindi ka na aso para balikan ng suka mo, hindi ka na rin baboy para bumalik sa kusani. Bakit ang ibig sabihin ito? Nilinis ka na ng Diyos. Di ba? Sa os, letter S, nasabi dito, you are saved and set free. Whom the Son is free, indeed, delivered ka na. Di ba? You must be dead in the world and alive in Christ. Dapat, pag sinabing dead to the world, separate ka na sa mundo, mabuhay ka kay Kristo. Iyan mo ba? Alam po ninyo, hirap ma-detach sa mundo ngayon. Dahil nasa kamay natin ang mundo, nasa kamay natin ang social media, na nag-feed sa ating minung-minuto ng mga bagay, lalo-lalo na yung kahinaan natin. Kung saan tayo mahina, yun ang binubyo natin. At mag-isa na lang tayo, tuwang-tuwa tayo sa binubyo natin. Ano sabi dito? You are set free. Do not expose your flesh to its cravings. Abay, mahina ka na. Alam mo yun ang kahinaan mo. Doon ka pa pupunta, yung pa yung karir na gusto mo. Eh talagang mahilig ka kasi. Kaya gusto mo yun. Ano ba talaga? Trabaho o passion ng buhay mo ang sinusunod mo ngayon? Diba? Ikaw lang ang kilala niya. At sino yung sinundan mo? Anong passion niya? Anong buhay niya? Pareho kayo ng hilig sa buhay. Kaya ang sabi dito, do not expose your flesh to its craving and weaknesses. Starve it to death! Lalo mong gusto yung ganun. Lalo mong iwasan, gutomin mo siya. Sapagkat ang laman, nagnanasa sa espiritu, di ba? Gusto mo maging banal. Yun naman, espiritu, nagnanasa sa laman. Tama ba yung pagkasabi ko? Yun naman nagnanasa sa espiritu, gusto pa niya maging masama. Yung espiritu, nagnanasa sa laman, gusto mo mabago. Pero nasa iyo ang desisyon. Ano sabi para mawala ka sa mundo? Starve your weaknesses. Huwag mo na-expose yung sarili mo. Huwag mo dalhin yung sarili mo sa mundo. Huwag mo dalhin doon sa kung saan ka mahina. Alam mo na mahina ka, mahilig ka, doon papapunta ng punta. At sino mo ba yung mga taong makinakasalamuha mo? Hindi ka naniniwala na may transparency of the spirit. Minsan mo nakausap yan. Kung anong espiritu na, maliit, tatalo ng kanya. Kung espiritu niya na isilataan na, tatalo ng kanya. Yun na rin ang mindset mo. Pero tuwal-tuwa ka. Ano sabi sa Bible? Huwag kayo nagagalit. Hindi iginagalang ang mga tao masasama. May hindi mo dapat pinapakisamahan dahil you are consecrated by God. Okay na yung hindi ka galit sa kanila, pero yung makikisama ka sila o pakikisamahan mo sila, ikaw yung Christian, ikaw yung nakukompromise, mali po yun. Dapat ikaw makita ng paliwanag. You stand for the truth para maligtas sila. Hindi yung kinokompromise mo
yung pananampalataya mo. Alam mo nang gano'n yung practice ng kaibigan mo, ng tropa mo, ikaw na Kristiyano, huwag kayo na magpagsalita. Susunod-sunod ka lang. Nagko-contribute ka pa sa kailangan niya sa buhay niya. Kaya ano nangyari? Yung espiritu niya masama, nasa iyo na. Ganun ka na rin. At isang araw, yun ang practice ng buhay niya. Huwag ka magtaka. Isang araw, makikita mo, ganun na ganun ka. Remember, you are saved and you are set free. When Jesus set free Mary Magdalene, ano sabi niya kay Maria? Sin no more. Alam niyo, ito po yung logical and spiritual meaning. Sino dito ang magsasabi palagi, Panginoon, patawarin mo? Gusto ko marinig. Apat, lima. Hindi ba? Kasi hindi niyo masabi, because you are preparing yourself for another sin commitment. Pwede mamaya. Doon pa nag-i-enjoy eh. Yung lang gusto ng magtahan, i-enjoy ka na doon, meron ka lang na pagkaka-enjoy yan. Meron ka sigurong isang bagay na natuklasan. Pwede hindi, alam ng iba, pero nag-i-enjoy ka. Kaya nagsisimulan ka. Diba? Ayun ang sabi dito, lagi niyo sabihin, Lord, forgive me. Ito pa yun, kung talagang pinatawad ka ng Panginoon at kakapasok ang pagpapatawad ng Panginoon sa iyo, iingatan mo na. Pero kung hindi pa, hindi mo pa tinatanggap ang patawad ng Panginoon, nagpapatuloy ka lang sa kasalanan. Amen? Yung guiltiness, nagpapatuloy pa sa iyo. Ang lagi mo sinasabi, sabi nga si Satan, lagi sasabihin sa iyo, matagal pa naman dadating ang Panginoon, ipunin mo na muna yung kasalanan mo. Nevertheless, ang Panginoon, papatawahin ka naman. Huwag po kayong padaya. Baka kayo abutan ng Panginoon sa pagkakasala. Mahirap po. O hindi man ang Panginoon, yung araw na kamatayan mo. Baka isang gabi, pagtulog mo, hindi ka na magising. Binamumot ka. Kasama ang mga kasalanan. Diba? Kapakahirap. Let's go to letter B sa us. Be transformed. 1 Corinthians 5:17. Sino mang nakay Kristo, isa ng bago, nilalang. Yung lumawala na, bago lang dyan ang lahat. 1 Peter 5:16, ang sabi ng Panginoon, banal akong tumawag sa inyo, magpakabanal kayo. Diba? We are likened to the image of God, likened to the image of God. Sino ba yung Diyos na pinakalakay dito? Ito ba yung Diyos na makapangyarihan sa lahat o yung Diyos-Diyosan mo? Kung kilala mo ang Diyos, magkakaroon ka ng banal na pagkakataon. Pero kung hindi, check mo, magulang kapatid, kaibigan, baka hindi yung Diyos na nasa taas na makapangyarihan sa lahat ang kinikilala ng Diyos. Kasi ganun mo na lang siya, parang kinakaibigan mo na, kinakalito mo na. Diba? Ang sabi nga po dito, to follow Christ means to deny oneself. Pagtanggi sa sarili. Ano yung pagtanggi sa sarili? Yung pagiging sikat, pagiging pogi, pagiging maganda. Hindi masama magpaganda, magpapogi. Pero kung yan ay nagiging dahilan na para sambahin ka, purihin ka at ikinayayabang mo, ay tanggihan mo yung sarili mo. Hindi masama magpakayaman kung hindi ka magyayabang. Diba? Kaya minsan marami din hindi na pagpapala ng Panginoon eh. Kasi humble-humbolan. Pero sa totoo, hambog. Hindi pa yumayaman, hambog ng tumayo, hambog ng magsalita, hambog ng mag-upload. Puro kahambogan ang pinakikita. Diba? Ito na natin ko. Ito ang aking pupuntahan. Naku, huwag niyo ipaghambog ang bukas dahil hindi niyo pa alam ang bukas niyo. Sabi na iintindihan niyo yung salita ng Diyos, Kristiyano kayo, pinupuro kayo, pinabanal kayo. Masakit ang salita ng Diyos sapagkat katotohanan ang pinag-uusapan natin dito.
Kung may masakit na nararamdaman, huwag kang magalit kay pastor. Ang sabihin mo, Panginoon, tulungan mo kung matanggap mo na may masakit na yun. Ibig sabihin, meron pa rin akong kahinaan. I-deal mo yun, Panginoon, at baguhin mo ako. Gusto ko kasing makilala ka. Gusto ko maging banal. Gusto ko, Panginoon, mapatawad mo ako. Ayoko magyabang. Wala naman po kung may pagmamalaki sa kinabukasan. Kahit ako'y magsumikap, kahit ako'y mapunta sa kung anumang lugar, o hindi mo talaga ako pagpapalain, wala akong magagawa. Gagawa at lang dapat din ako. Gusto ko sabihin, do you trust God? Nagtitiwala ba kayo sa Panginoon? Or do you trust God? Trust or trust? Pinabasuran nyo lang siya. If you trust God, there is water beneath your feet. Meron ako tubig sa ilalim ng inyong pinatutungkuman. Nung ibig ko sabihin, malalim, God can bless you to your own land. Natatanda yung Psalms 23. He leaded me into a green pasture. Dinadala niya ako sa green grass. Pag sinabing gano'n, the Lord is my shepherd, I shall not want. Hindi na ako mangangarap pa ng iba sapagkat pinahihiga niya ako sa verdeng dalungan. Sabi nung isang preacher kanina umaga, pag umu-order ako, nasa restaurant kami mag-asawa, pag umu-order ako, kami dalawa, umu-order siya ng kanya, umu-order ako ng akin. Pero pag nandito rin order namin sa aming mesa, ang gusto kong kainin yung kanya. Ang gusto niyang kainin yung akin. Ano ibig sabihin mo? Minsan meron ka ng blessing sa buhay mo. Andyan lang. Mas tinitingnan mo pa yung damo sa kabila na matataas. Ang hindi mo alam sa kanya, tutungtungan mo na may Diyos ka na pastor. Pastor ng buhay mo na naglagay sa iyo doon, na pinahiga ka doon, pwede mo naman kainin yan. Bakit sumisigil ka pa sa mas matataas na dalahin? Diba? Kaya patitinan po natin, kung meron lang po tayo pananalig sa Diyos, tiyaga at sipag sa kinatutungtungan mo at sitwasyon ng buhay mo, pwede ka na pagpalain ng Panginoon. Kaya patitinan po natin dito, you are transformed. Diba? Kaya sabi dito, sabi niya, bakit ko dadalhin ang sarili ko sa isang lugar na sasama ako o tutuksohin ako ng kaaway? Dito ako sa kung saan ako papastulan ng Diyos. Amen po ba? Yung being transformed, kasama po doon yung contentment. Sabi niya natin, contentment. Yung contentment sa buhay, wala kang malaking bahay, wala kang magandang sasakyan, wala kang magandang damit, at hindi mabigat ang bulsa mo sa barya, hindi makapal ang wallet mo sa pera, pero masaya ka. Amen? Sino masaya? Baka saya-sayahan lang yan, ha? Dapat talaga masaya. Yung magkaroon ka lang ng totoong Diyos sa buhay mo, isang aligayahan na po yun. Nabigyan ka ng pagkakataong makilala ang may-ari at may likha ng mundong ito. Di ba? Kinapakahalaga. So that is the cause of following Christ. Niligtas ka na, Kristiyano ka, overcomer ka, you have been set free, and you have been transformed. Kaya sabi dito, to follow Christ is a big challenge for us. Ito yung challenge. Ang tanong, sino gusto sumunod kay Jesus? Ang hirap. Bubuhatin ng krus araw-araw. Gusto pa ba niyo? Abay, pag-uusigin ka. Gusto pa ba niyo? Nawala na iba. Minsan bukutumin na. At ikaw ay ano, pag-uusapan, pagtatawanan, iiwan ka ng mga kaibigan mo. Magmumukha kang katawa-tawa sa harap nila. At mawawala ang lahat sa'yo pag sumunod ka kay Kristo. Following Christ is not a promise of comfortable life. It's a life full of challenges, trials, and hardship.
Pastor, ba't sila sabi mo yan? Parang bang you're pushing us away. Mahina na nga yung faith namin, sinasabi mo pa yan, para tuloy ayaw na namin sumunod kay Kristo. Ang tanong ko, sumunod ka lang. At sinasabi mo yun. Kaya ang mga ako sinasabi, kina-challenge kita, kapatid. Amen po ba? Kina-challenge kita. Mayroon po kayo tutulog-tulog. Kung tayo po yung naglalakad yung tutulog-tulog, nanguhuli yan. Minsan naiiwan. No? Kaya patuloy tayo sa ating pinag-uusapan. Kung titignan po natin, ano po, hindi mahirap, hindi madali, mahirap talaga. Pero ang gagamitin mo doon ay faith. Ang gagamitin mo, faith. Sino nila? Ginawa ni Pedro at ni Andrew. Sinabi ba ni Pedro sa kanil Andrew, teka lang, titignan namin yung lamban. Teka lang, bebenta muna namin yung bangka. Magpapaalam na muna kami sa pamilya namin. Sandali lang, Jesus. May ganun ba? Anong ginawa? Pilitawan yung lamban, umawag sa tubig, at pasimulan sa sumunod kay Kristo. Siguro sabi niyo kung nandun kayo, sana akong tayo bang? Huwag niyo na lang yun. Kung nandun kayo, sumunod na rin kayo kay Kristo. Diba? Siguro sabi niyo, dito nga lang parang umang natutulog dito. Aswerte naman yung napag-iwan ng bangkat lang ba? Akin na lang. May tinatawag po tayo ni Kristo. Okay, pangalawa, the consequences of avoiding Christ. Alam po pwede yung word na avoid? Sino po may mga dapat i-avoid natin? Alam mo yung isang ng avoid? Sabihin nyo, bugaw. Ano yung sabihin ng bugaw? Mapahuyo. Alimbawa ito, dalawin yung dako sa ice cream yun. Bugaw. Ayun, nasabihin yung bugaw ha. Nasasabihin yung bugaw. Okay. Ayun, dadako yung dako sa ice cream yun. Bugaw. Ayan. Kakakating ngayon ng lamok. Bugaw. Pwede lang naman bugaw o. Sige. Ha? Makaka... Salamuha kayo ng mga aso sa daan na handang kumaga. Ha? Ano? Pitaboy. O, sige, kalitali yung word. Kasi yung gusto ko sabihin dito, avoiding. Di ba? I-avoid natin. Kasalamunin mo ba yun? O, alibawa. Ayan. Nasusunog. Nasusunog na mga dabuhan, idadaan ka. Ano? Dumaan man sa ako. Hindi ako masusunog. Ako'y dumaan, hindi na lumabas. Ano? Akala naman may inog, hindi ka parang lumabas eh. Pinagtamog ba yun eh? Tumalun man sa ilog, hindi ako malulunod. Kasama ko ang Diyos. Huwag na ko haahulin ha. Abay, tatong oras ka na. Yung pala, nalunod ka. You must avoid. Diba? Ngayon, marunong ba kayo mag-avoid? Umiwas pala yan. Ang tanong, tanong na tahasan, do you avoid Christ? Hindi naman po. Umiiwas lang po ng konti. Iyon lang po. Hindi po ba? So pag-usapan natin yung mga ngayon, the consequences of avoiding Christ. Kasi kung kunin natin doon sa talatang halos pangalawa, sapagkat ang sino man nais magligtas ng kanyang buhay ay mawawala nito. Pag sinabi natin nais magligtas ng kanyang buhay, no? It involves yung panuwin natin kay Christ, it involves a great faith, a firm decision to deny yourself in the cause of following Him. Pero, sabi nga dito, yung magnais magligtas ng kanyang sarili. Ano po ba ibang word na ibig sabihin yung nais magligtas ng kanyang sarili? Ang sabi dito, ay pwede yung word na iiwas, itakas, ibahin ng landas, o lumihis. Yung kawa ng ginawa ni Jonah, pinapupunta siya sa Ninib eh, umiwas siya. Saan siya pumunta? Bakit? Kasi alam niya, sa bayan ng Ninib eh, pwede siyang patayin.
Naunahan siya ng takot. Tama mo ba? Kaya inaboy niya yung utos ng Diyos. Pero may consequences, di po ba? Hindi yun ang ating topic, pero may consequences. Ang pinag-uusapan natin ngayon, ito. No? Ang sabi dito, sa pagsunod kay Kristo, bakit nangyayari sa buhay ng Kristiyano na siya ay umiiwas, tumatakas, umiibanan ng das, o numinihis? Ang sabi dito, number one, nagyayari na dahil kulang sa pananampalataya. Ang iniintindi mo sa buhay mo ay yung security. Paano yung kakainin ko? Paano yung gagamitin ko? Paano yung tinderahan ko? Paano yung kinabukasan ko? Okay, pag yan po talaga inisip mo, yung pangangailangan mo, it will drive you crazy. E ba, inaalala mo na yan? Kasi, meron pa namang nakakain. Eh, ang gusto mo lang talaga, maraming mutahe. Meron ka namang damit, pero ang gusto mo talaga, marami. Meron ka namang bubong ng bahay mo. Eh, gusto mo mansyon. Di ba? Meron ka namang pera, eh, gusto mo madagdagan pa yung ipon. Ayan. Pag ganyan na po ang tao, mawawala po siya o lilihis po siya sa Diyos. Iiwas siya sa Diyos. No? Pag iniisip ko na lamang yung aming kinabukasan, hindi ko tiyak paano yung kakainin ko ng pamilya ko, dadamitin, tatahanan, yung pangailangan namin sa buhay, kailangan ko talaga tumarbaho, kailangan ko talaga mag-business, kailangan ko mag-ipon, kailangan ko ng talagang sobra-sobrang stock. Kaya sabi, ano ka nga naman makasusunod sa Panginoon pag ganito ang iyong mga panukala sa buhay. Pero balik po tayo, eto naman yung role ko bilang pastor. Ipapaalala ko sa inyo, ang sabi ng Diyos, ang buhay ay hindi puro tungkol sa pagkain. Hindi puro tungkol sa karamihan. Hindi puro tungkol sa pangangailangan sa buhay. Kaya binigay po yung mga talatang, do not worry for tomorrow. Unahin mo ang Diyos. Ang Diyos ang kayang mag-supply ng pangangailangan mo. Huwag mong ibigin ang sanlibutan. Hindi ka pwedeng maglingkod sa dalawang Panginoon. At kung higit mo iibigin ang pamilya mo, asawa mo, anak mo, yaman mo, sabi ng Diyos, hindi ka nararapat sa akin. That is the challenge. Di ba bakit natalayo mo ngayon? Ano mang rason mo, hindi mo pwede irason sa Diyos. So kapag ka umiwas ka sa tawag ng Panginoon sa buhay mo, sa kaligtasang nakamit mo, you will have the consequences. Gusto ko ba yung marinig ang mga consequences? Marami na pong pumasok dito, naranasan itong consequences na ito. Ano yung consequences sa buhay? Yung tawag po dyan, chastisement. Sabihin natin chastisement. Ang ibig sabihin po ng chastisement, discipline. Walang discipline na masarap. Sino dito yung pinalo kayo, natawa kayo? Pa! Sino naman dito yung napalo ng hindi mo alam yung sobrang sakit, kung iiyak ka ba o kikisay ka? Di ba may ganun palo? Napalo na kami ng ganun. Parang gusto mong pumisay at mamatay sa sakit. Natawa ka na muna kasi iiyak ka. Tapos hindi pa nga nawawala yung sakit ng palo, may kasunod pa. Alam mo lang, yung dali ko, pag namalo, nahawa ko pa sa kamay, sa kabila. Yung kabila, siguro, iikot kayo. Siguro, pinaka-onte, apat. Siyempre, napapano din. Eh, paano? Uulitin pa. Pagtapos mo sa isa, babalikan ka. Hindi sa tatakot. Paano naman, buti lang hindi namin yung bakel. Yun lang talaga yung sintom. At buti na lang, makapal yung sintom. Eh, maliit. Yung mas malipis, mas masakit. Yung makapal, hindi masyadong masakit. Napakarami namin kawaya doon, gano'n ka lalaki. Pinapalo kami, pinadadapa kami. Lahat. Gusto namin yung makapal, ayaw namin yung malipis. Mas masakit pag malipis. Lalo pagka pinalo sa'yo yung pedal dusted, mabakan mo. Ang linis ng kotse. Bilog yun, di ba? Pakasakit mo. Kapaluhin ka palang ginagano sa hangin, may hipito niya.
Kaya ang hirap, sa binadanas namin yun, nabubog sarado kami sa mga kwet ng nananigin. Okay? Kahit nahahawa ka sa kwet pa rin tumatama. Eh kaya rin sinturo, minsan umiikot sa hita eh. Kaya pag hita mo, parang pinye. May bakat mong latay na gano'n. Ang sakit, pero masarap doon. Habang nilalang mong isakit, eto naman si mama, may dalang bigs. Lalagay yan ang bigs. Isang wikba, kasi kaya dito kasi ng kulo niya. Hindi ka sabi, silumpong mo kasi kumigay ka. Nagkala mo ng kami ng tope. Basta magkakog na mo ng tope. Eh, ewan ko bakit, di ba? Minsan simple lang yung kasalanan mo. Kaya, naihigat ko sa mga orchids ng dali mo. Sinusap yung baby lang. Sinturon. Eh, tuloy nyo. Iihig ka pa na naalala mo. Pero okay, tapos na disiplina nga kasi pinag-uusapan natin. Okay, sige, pag-usapan natin consequences. Ito ba sasabihin kong consequences, hindi gawa-gawa. Marami na pong nangyari ganito, nakalimot sa Diyos. Ano nangyari? Kung kayo po hindi na panalangin sa amin, tungkol sa hindi kalooban natin, hindi po namin pinapanalangin yung kayo mag-aalala. Dahil mahirap sumalungan sa kalooban ng Diyos. Kami mga likod ng Diyos, alam namin yung kalooban ng Diyos sa hindi. Kaya kung kayo mananalangin sa amin at hindi kalooban ng Diyos, oo, wala kami. Pero hindi namin papanalangin yun. Ang ipapanalangin namin, yung matayuan mo, yung consequences ng Panginoon sa buhay mo. Yung makabalik. Kasi consequences, di-disciplinahin ka ng Diyos. Ito na po yung consequences. Maraming nagkakaroon ito, maraming nakabalik, natuto, maraming hindi nakabalik, nawala. Okay? Mas maraming nawala. And so, ito yung consequences. Kung gano'n ang case, bagamat nandun yung salita ng Diyos, huwag kang mag-alala, unahin mo lang ako, pagpapalain kita, huwag mo ibigil ng sanlibutan, hindi pwedeng dalawa ang Panginoon mo. Ibigil mo ako ng higit, ng higit pa sa pamilya mo, piliin mo lang ako, pagpapalain kita. Pero hindi ka naniwala. You pursue your will. So ito lang po yung consequences. Kasi sabi nga, ayaw mo umalis sa comfort zone, ayaw mo i-challenge yung promise ng Panginoon, duwag ka, pagdating doon, nakakapag ka. Mas takot kang magutom, hindi ka natakot sa Diyos. Mas takot kang humirap, pero hindi ka takot sa Diyos. Ito na yung consequences. Sasabi nga dito, ano ang gawin mo? Ikaw man ay magsumikap ng todo-todo, mag-business ka, makarating ka pa sa ibang lugar, tumaas man ang sweldo mo, magkarangko ka man, hindi ka makakakuha ng kakontentuhan sa buhay. Aalipinin mo ang sarili mo hanggang mapasaya mo lang ang kung sino. At ang sabi ito, it will go for a reason of expense. Butas na alkansya ang mangyayari sa'yo. Nagpapadala ka ng pera, mauuwi sa pagkagaso, sa pagkakasakit ng pamilya at mahal mo sa buhay, mga trahedya. It will not leave you richer. Pero sabi dito, hihirap ka pa kesa sa dati. Hanggang ang lahat ng para sa'yo, hindi na magiging sa'yo. Mawawala sa'yo, pupunin ang aaway. At ang istorya sa buhay mo ay babalik lang ng babalik hanggang magiging miserable. Ito yung conclusion dito. Ang sabi, it will happen until you learn your lesson at magpaubaba sa harap ng Panginoon. Di ba? Sometimes we need to undergo the consequences. Yun ang nangyari kay Jonas. Di ba? Sakyan ng balyena. Di ba? Akala niya okay na yung kanyang traveling papunta sa Tarsis. Pero ito yung masama eh. Pati yung kasama niya sa barko na damay. Kaya sa sobrang emosyon niya, sa guiltiness niya, nalaman niya yung pagkakasala. So kapag ka ikaw, yung iyong under discipline ng Panginoon, lahat ng kasama mo sa bangka, pamilya mo number one, aapektuhan yan. Magkakagulo yan, magkakasakit yan, huwag laman umabot sa may mamamatay dyan. At lahat ng, di ba nakita niyo, ano sabi? Lahat ng dala nila sa barko, pinatako na nila. Mailigtas na lang buhay nila. Ang ibig sabihin ito, lahat ng kasama mo sa bangkang yun, maghihirap. Magagastos lahat, mawawala ang lahat ng meron kayo, mawawala.
para lang pagunahan ng Diyos. Pinagpalit mo ko, nilihisan mo ko, tinakasan mo ko, lumihis ka ng landas. Tandaan mo, mabuti pa hindi mo ko nakilala. Dahil ang mata ko, magmula ng tinanggap mo ko, nakatitig sa mo. Diba? Kaya may parusa nga siya sa magbabaliwala sa kanya. Hindi simpleng impyerno man sa iyo. Mas matinding level ng impyerno ang sa iyo. Diba sabi ko, be afraid of dying. Be afraid of the destination. Wala naman pong mamamatay. Lahat buhay. Ang pinagtatanungan, saan mo lang i-spend yung buhay mo walang hanggan? Sa langit? Kaligayahan? O sa walang hanggang pagdurusa? Lagi kasi ang pagsisisi na sa uli. Doon ka magigising. Doon ko sasabihin, sana hindi kita pinagpalit. Sana hindi kita kinalimutan. Kasi lahat ang pinagpapalit natin ngayon sa Panginoon, mga temporaling kaligayahan lang po yan. Kaya nga dahil, temporary. Lahat po ng ginagawa kong nasasiyahan ka ngayon, ito man ay salaman o sa ano, pagtapos na masaya ka pa ba? Temporary mo lang ginagawa, nasasiyahan ka. Ang isipin mo yung eternity mo. Yun ang isipin mo. On the last point natin, eternal reward of choosing Christ. Siyempre, pag pinili mo ang Diyos, may reward, hindi pwedeng wala. Ngayon, ang kailangan may i-apply ka dito. Sabi nga dito, faith ang i-apply mo. What is faith? Faith is more on believing and holding assured of things not barely seen. Talagang ganun yung faith. Hindi mo pa nakikita, pero dapat paniwalaan mo. Sabi ng Panginoon, huwag ninyo itutok ang mata nyo sa mundo. Dahil bibilin ang paningin nyo sa akin. Itutok nyo ang mata nyo sa akin. Bibigyan ng mundo. So, ibig sabihin, pag tinutok niya mata niyo sa Panginoon, ang mundo bibigyan. Pag madilim na ang mundo, gusto mo pa pumasok sa madilim na lugar? Siyempre, hindi na. Sino lang yung gusto pumasok sa madilim? Yung may gustong gawin masama. Diba? Kaya nga nakawin sa gabi. O dapat sa gabi. Ang rin sa gabi. Bakit? Madilim. Wala masyadong ang makita. Pero, God saw what you need in darkness. Diba? Tuloy tayo sa halos pa papatapos na natin mga pag-uusap. That's why we are encouraged to set our eyes on things unseen and on things above. Sabi kasi dito, yung things na nakikita, temporary. Yung things na hindi nakikita, eternal. Hindi mo kinag-isip, ba't kaya hindi mo lang pinakita ng Panginoon yung ano, yung eternal, yung kagandahan. Kasi kailangan po natin ng faith. Ano sabi? Mapalad yung hindi nakakita pero naniniwala. Kasi tayo mga tao, mahilig tayo to see is to believe. Kaya ayaw natin sumunod kay Kristo eh. Iniisip natin panghabang buhay na sakripisyo. Talaga namang nilinaw, pwede yung pagsunod mo kay Kristo, mamatay ka. Di ba itong mga alagad na matay na, pinatay? Pero ano sabi ang linaw, ang mawala ng kanyang buhay sa pamagitan ng pagsunod kay Kristo, masusumpungan niya. Pero yung mag-ilag ng kanyang buhay, takot, duwag, mawawala nito. Di ba? Kaya napakalaga. Kinakanta natin yung open the eyes of my heart. Magkaling nga nga. Oops. Gusto ko ba yung mangyari? Bakit? May matanong kayo. Kasi itong mata na ito ang nakikita yung lahat ng pakinabang ng mundo. Pero itong puso pag ito ang nabuksan, si Kristo ang makikita nito. Amen mo ba? Pag nakita mo si Kristo dakila, hindi mo papansinin ang mundo. Amen? Pag malaki ang pananampalataya mo sa Diyos, hindi mo papansinin ang mundo. Amen? Kaya balik tayo sa halos ating conclusion. Ang sabi dito, pag nabuksan ang mata mo, ang puso ng mata mo, your interest would be more on things above to be Christ's bride.
At ang laging nasa sa isip mo, dumadaan lang ako, naglalakbay lang ako sa mundong ito, hindi ito ang aking tahanan. Di ba yung tanong matatanda ito, narinig ko ito, dito ay di ko tahanan, dito ay di ko tahanan, doon sa langit na bayan, doon ang aking tahanan. Isa ba nag-uusap kami mga kapatid? Natatawa sila sa akin. Hindi naman kasama simula ng ingin. Kasi yung ating mga kapatid, nagyayaman. Dapat naglalaki ang mga, malalaki na, nagpapalaki pa rin pa. Pakiyawag kiwag sa kasama din. Maganda na bahay na malaki. Tinitingnan nila ako minsan. Tapos kung hindi natin dyan si mami, nakita nila yung gabi mami dito, gano'n. Patsi-patsi pa yung pintura. Nagtatakasin, gusto ni mami dito. Ayaw sa kanila. Samantalang may mga kwarto si mami sa kanila, ayaw sa kanila. Ang sabi ko lang sa kanila, yung comfort siguro na kasabi ko, si Jun kasi alam niya yung lulutuin sa akin. Natutulog pa ako, may breakfast na. Kakakain ko lang ng breakfast, may talang tali, Ana. Kakakain pa lang ang tangan niya, may merienda na. Alam ko lang kasi gusto nang bibinta, alam ko lang dito. Wala pa kasi is, may gabihan na. Kaya po nga sa naplaplano, paano yung alaga talaga? So, minsan sasabihin sa akin, huwag mo na ako sunduin kasi napapagod ka. Ay, iyak yun. Tapos pag naman hinatid ko na siya, kailan mo gusto sunduin? So, yan sa akin ko na lang siya. Basta nagtutuwa naman ako dahil, kung hindi siya nag-i-enjoy dito, eh hindi siya correct. Pag nakita niyo naman yung kwarto niyo dyan, hindi naman talaga paganda. Talagang tamang, pwede ka lang matulog kasi may aircon. Ngayon, pag kinakausap sila, si mami, may yun, ayaw sa amin. Ba't kasi hindi mo pagawa yun? Ang dami sinasadya sa amin. Sabi ko, hindi na ako interesado magpagawa ng ganyan. Basta ako may bahay ako, doon sa langit na bahay. Yun na lang lagi ko sinasabi, gabi na ganyan sila. Well, kasi mahilig ako mag-enjoy sa kanila. Pag napag-uusap ka, bibili ako nito, bibili ang ganyan, ako naman, tasapat. Saan ba nakakabili ng Bible? Ayan ka na naman. Kasi gusto ko sabihin sa kanila, dinadaya ko lang yung mga interest ng kamunduan. No? Pagkamat nagjujuko ko sa kanila, parang kakagano ko, patuloy talaga na wala ako ng interest sa mga siguro, isa, kung meron na akong gustong benta o binhe, sasakyan. May benta kasi sasakyan, bila kung palimbago yung sasakyan, yun lang. Pero tungkol sa pagpapalaki pa ng bahay, kasi yan, nagagamit ko naman sa pagsundo kay mami, pagpunta-punta kung saan, yun na lang. Pero ibang pangarap ko, at isa minado ko nyo, pero ibang pangarap, malaking bahay, plasyo, hindi na po. Kaya kung bibigyan ako ni Lord, makikindi, dyan na lang sa langit. Kayo po ba gusto nyo ng bahay sa langit? Ay, hindi pwedeng gusto lang. Magsumikap po kayo. No? Sumikap po kayo. Sumunod kayo kay Kristo. Ayan. Kaya sabi nga po dito, ang nasa isip mo ganito na lang, kung traveler ka na lang sa mundo ito, hindi ito bahay. Sa pagka-travel mo, makakakita ka ng mga tao. Impluensya nyo sila na sumunod kay Kristo, hindi sa iyo. Yun ang main purpose natin dito. Kaya tayo nabubuhay. Is to win souls. Ano po? Kaya napakahalaga. Buksan po ninyo ang inyong Bible sa Revelation 21, verse 6 and 7. Sabay-sabay po ninyong babasahin. Maya-maya po ang sasabihin ko pag babasahin na. So, sabi po dito, sana o nawa lahat ng sumusunod sa atin. Followers natin, makita tayo tapat sa sumusunod sa Diyos. Alam po mo, tapat. Hindi nagpukulwari. Minsan mabait, minsan nagiging na puno. Minsan mapagbigay, minsan malabo. Hindi gano'n. Kundi nagpapatuloy. Ganun po ba? Talagang mahirap po sa munang kay Kristo, kaya nga tayo hindi nawawala ng pagkakataon nag-aaralan. Sana yung natututunan natin dumadagdag, hindi tayo namimili. Amen? Ang gusto lang natin matutunan. Okay, ito na, pauli bago kayo magbasa. Family crisis is not a life of comfort. It's a life full of challenge, trials, and temptation. But he who regards his fear of the Lord, stand at test will be rewarded for eternity. Sa Tagalog, hindi madaling sumunod kay Kristo, hindi pa maaliw-aliw, ang buhay ay mapupuno ng kung ano-anong hamon, pagsubok, tukso, na mahirap iwasan.
Pero siyang nagsasaalang-alang, may takot sa Diyos at tatayo, maninindigan at magwawagi ay gagalpin palaan sa buhay na walang tao. Buksan natin Revelation 21, 6 and 7 at sabay-sabay po natin basahin. Natagpuan na po ba? Amen. Malakas po ah. One, two, go! Itimian ko, yung root word dyan maganda. Sino man magwawagi, makaka-overcome sa tukso, sa temptation, sa pagsubok sa buhay niya, sa inyo yung hinanda. Sa inyo yung hinanda. Pero kung pa po, hindi mo tayo tapos, hindi na nalagit yung bahay ko. Pasayang natin yung verse 8 sa mga hindi mahahamon, sa mga magpapatuloy sa pagkakasala. Ano kaya ang laan sa inyo sa verse 8, 21:8 ng Revelation? Sige po. Ano daw yung nilalaan sa kanila? Gagat-gagatang apoy. But there's good news. You will not die. You will suffer for eternity. Alam nyo, kung makakapagsalita yung mga ibang Kristiyano na matay na na hindi nagpaalam sa Panginoon, siguro, marinig lang yung patakon nila, baka tayo pilabutan yung paglikod ng isa. Buhay pa kayo. Pagkatataon pa. Sana sa lahat ng pinipili nyo, ang Diyos ang una. Hindi ang Diyos ay opsyon. Sa mga ino-opsyon ng Diyos, huwag na kayong umasa. At sinabi ko ito bilang pastor na matapang. Hindi ako namilig. Sabihin yung totoo. Dahil hindi ko kayo bibigyan ng kalungkuran at ng aliw sa salita ng Diyos na magpapataba sa puso niyo at lalo kayong magiging tamad at pabaliwalay ang Panginoon. Iba na kayong magalit sa akin basta nasabi ko yung totoo. Unahin mo ang Diyos, mapapabuti ka. Baliwalayin mo ang Diyos na makakasama ka. Kaya mo lang ito ngayon.